Hello guys, my topic for today is yung multi-information display ng new Montero Sport GT 4x2 model. So, ito yung bagong digital feature ng multi-information display niya na very colorful. Tara, let's go! Ang maganda dito sa Montero GT Sport, digital yung kanyang multi-information display. At saka meron siyang tatlong settings. Okay. Meron dito ang display type. So, tatlong beses siyang iba't ibang klase. So, let's try the button. So, ito yung type 1. So, dito sa type 1, makita mo yung speedometer nasa gitna, no? So, yan. Tapos, nasa right yung fuel. Nasa left naman yung temperature. And then, nakita mo na sa parking mode siya, parking brake. Punta naman tayo sa type 2. Ito yung type 2 niya. So, yung tachometer nandito, tapos yung speedometer sa gitna. So, ganun din yung hindi nagbabago yung sa temperature gauge tsaka dito sa fuel gauge. Yung ibang features naman, nandito yung average fuel consumption, nandyan yung eco mode, service request, trip A, trip B, and then remaining kilometers na makukonsume mo or remaining kilometers para maubos yung iyong fuel. Now, punta naman tayo dun sa type 3. So, display type. Punta tayo sa type 3. Punta tayo 3. Yan. Enter. Yan. Ito yung isang type. Isa yung tachometer niya na nandito naman sa kaliwa. Okay. So, yan ang pagkakaiba ng mga type niya. And then, nasa gitna yung average kilometers per liter, o nandito yung fuel consumption, eco mode, service, trip 1, and then trip 2. Dito naman sa gitna, mayroong picture ng Montero na nakatalikod. So pag pinres mo yung brake pedal, mag-iilaw din yung stoplight niya sa likod. Diba? Ang gandang feature niya. Nakakatuwa. Ito siyang subunit speed. So, ngayon naka-off siya. So, punta tayo. I-on natin yung subunit speed. Pag in-on mo siya, may lalabas dito na miles per hour. Ito yun, oh. Miles per hour. Since kilometers per hour naman sa Pilipinas, so i-off natin. So, yung subunit naman, pwede mo kasing from kilometers per hour, halimbawa i-on natin, ano, magiging miles per hour. So, since sa Pilipinas naman is kilometers per hour, so off natin siya. So, press and then off. O, balik tayo, no? Okay, next yung pop-up display. Then may settings din yung pop-up display. Pwede sa navigation, sa media, pwede mong may off yung call. So, ganun lang, pwede mo siyang i-off and on. Ganun din sa media, off, kung ayaw mong gamitin, on, sa call, pwede mong off. Ngayon, i-on na natin kasi gamitin natin. Tailgate. Okay, yung tailgate, pasukin natin yung tailgate, no? Naka-on siya. So, ibig sabihin, pwede mo siya dito, pindutin, mag-o, naka-on siya. Okay. Pag in-off mo naman, hindi siya magbubukas sa likod. So, yun, automatic. Makita mo ang positioning nito, nasa gitna. So, madali siyang maabot. So, balik tayo. Ah, meron din siyang rest reminder. Ito naman yung rest reminder. So, ito yung pagmalayo ka ng BBI. Pwede kang i-remind ka, mag-beep ka after 1 hour, 1 hour 30 minutes, after 2 hours, 2.5 hours. So, ganun lang yan. Okay, then baba ulit tayo, no? Isa pang magandang feature nito, yung turn signal sound.
So, yung sound niyang ng turn signal, pwede mo kasing palitan siya. So, subukan natin ha. Press tayo. So, yung sound 1, punta tayo sa sound 1, no? As sound 1, enter. Ito na yung subukan natin. Yan yung ordinary na sound, na typical, di ba? Okay. Now, punta tayo sa sound 2. Enter. Yan yung sound niya. Di ba? Cute. Dito naman sa operation sound, so pwede mo siyang i-on and off. So yan, pag naka-on siya, may tunog, di ba? So kung i-off mo siya, wala na siyang tunog. Yan, pag naka-off. So balik tayo sa on para may tunog pagka ginagamit mo yung mga switches or signals. And then meron din siya yung language. So of course, pwedeng English, Dutch, French, Spanish, etc. And then yung unit. So yung unit, pwede siyang yung fuel consumption, pwede mong gawing kilometers per liter, liters per 100 kilometers, pwede ring miles per gallon. Then yung temperature naman, pwedeng degree centigrade at degree Fahrenheit. So sa Pilipinas, ang ginagamit natin is degree centigrade. So maintain natin yan. And then reset mode. Ito pag nag-reset, ayaw ko nang pinutin ito, baka mag-reset siya. Okay, yan. Now let's describe naman or talk about the head unit. So, dito sa head unit, meron kang phone, media, navigation, home, and then ito yung volume control, negative saka positive, and then and this is the power on and off. Pag in-open mo siya, meron siyang multimedia, may phone, may settings, navigation, may information. So let's go to multimedia. Okay, punta tayo sa media, no? Yung media kasi may mga selections ka. Pag pindot mo yung multimedia, makikita mo yung FM, AM, iPad, Bluetooth, USB audio, HDMI, audio off, saka yung sa apps. Okay, punta tayo sa FM. So, yun ang FM. So, you can select the FM using this, or pwede rin dito sa manibela. So, how do you use that? Ito. So, dito, so, pwede mong kontrolin din dito, no? So, yung, okay, pag bumaba yung channel, okay, 90.7, 91.5, 91.3, so, taas naman siya. So, ganun lang. Okay. So, next, punta tayo sa AM. For AM naman, same principle. So, ganun din. So, you can change. And then, you can actually preset this by, halimbawa, pagka nandun ka na, pipindutin mo ito ng a few seconds para makuha yung channel na gusto mo na nakaset. So, ganun din. So, kung number 2, so 594, press this for about 3 seconds. Pag narinig mo yung click o tick sound, yun na yung settings niya. Okay. Now, naman sa settings, no? Pag pindot natin yung settings, tingnan natin. So, nandun ngayon yung sound control, volume, FM, AM, display, saka Bluetooth, Apple CarPlay, then yung unit saka yung clock. So yan ang nasa settings. Punta naman tayo dito, testingin natin yung Apple CarPlay. So kinabit ko na ngayon yung cellphone dito sa slot dito, no? Meron dito yung HDMI saka may dalawang USB port dito. So let's try, no? Press natin yung Apple CarPlay. So yan, gagana na yung map. Ito, pwede kang tumawag. So, meron siyang boom, music, messages, Spotify, Waze, audiobooks, and pwede rin na zoom, no?
So typical sa Apple CarPlay. Okay, punta tayo sa navigation. Meron siyang built-in navigation, yung tinatawag na TomTom. Subukan natin, ha. O yan, lalabas ngayon yan. And then you can do the search. For example, let's search yung SM Aura. Halimbawa, Gongcha sa SM Aura. Okay, so nakita mo itong sign ng parang manibela. Pinutin mo siya. Ayun. And then, it will ask, let's go. So, pinutin ko yung let's go. Ayun. Maglalabas na yung instructions kung paano pumunta. Kakanan ka, kakaliwa, etc., etc. So, that's the navigation. Aircon nga pala nito is dual zone climate control. So, pwede ka rin halimbawa dito sa left side, gusto mo mas malamig. And then, dun sa right side naman, magkaibang temperature, okay lang siya. Ngayon, kung gusto mo naman sabay siya, pinutin mo yung sync. So, kita mo yung sync ko, sabay siya. So, nagsisync siya. So, yun ang sa auto climate control. And then, ito yung switch ng rear aircon. So, pag naka-red button siya, ibig sabihin naka-on siya. So, pag pinindot mo siya, nawala, naka-off siya. Okay, ito naman siya, rear defogger. Ito yung sa pan pag ilo-lower mo yung speed ng blower. Ito naman pag higher speed ng blower. So, ito naman yung sa recirculation. Ito yung sa power off. By the way, meron din pala ditong lighter, no? Pwede ka magsaksak dito sa as power. And then you have two USB and one HDMI port. So, yan yon. Tingnan natin yung cambio. So, ang ganda ng pagkaka-manufacture nito, no? Nandito yung park, reverse, neutral, and drive. So, typical. Ang kaiba lang nito, yung automatic na parking brake niya, no? Pag, so, pag hinila mo siya, naka-ready, sabihin naka-engage. Pag pababa, naka-off siya. Ito naman yung auto-hold. Pag pinress mo yung auto-hold pedal, hindi gagalaw ang sasakyan kahit nasa drive mode siya. So, useful siya na pag matraffic. So, hindi na aangat mo na yung paa mo sa brake pedal. Para ma-off mo uli yung auto-hold, pipress mo lang uli yung gas pedal, mag-automatic mawawala na yung auto-hold feature niya. Bukan natin naman itong voice command. So, ito makita mo yung sign na yan. So, makita mo yung parang may nagsasalita, ano. Ito yung voice command ulit, ha. Kasi, pinutin ko siya. And then, pakikinggan natin yung panag-beep yung sound saka ka magsasalita. So, gusto natin i-on yung FM, halimbawa. So, pinutin ko siya, ha. Please speak after the beep. FM on. Could not recognize. Press the speech key and speak so, again. Ibig sabihin yan, kailangan yung pagkatapos naman, ano, may timing ka. So, try uli natin, ha. FM radio on. FM radio. Receive FM. Ayun, kita mo na. Nag-activate na yung FM niya, no? Exciting, ano? Pero ang key lang dito, minsan magta-timing ka talaga, eh. Minsan hindi niya ma-recognize yung voice mo. So, may timing yung pag-recognize. Subukan ulit natin. Please speak after the beep. Audio off. Audio off. Turn audio off. All right, that's all. I hope nakapagbigay ko sa inyo ng idea about the colorful multi-information display of the Montero as well as yung kanyang head unit na about 8 inches in size. So, highly recommended talaga itong unit na ito. Very good. So, hanggang dito na lamang and I hope you will also view my next vlog about this unit. Bye!